siguro naman napapatawad ka nila kung kusa tayo magtapat. Eh ano ba yung lumuhod ako at gumapang sa harap nila? Maunawaan lang nila kung bakit mo ginawa yan. Susan, hindi. Hindi tayo gagapang o luluhod sa harap nila. Sila mismo. Luhod at gagapang sa harapan ko sa araw ng tagumpay ko. Gary, nakikiusap ako sa'yo. Hindi ba ikaw na rin nagsabi sa akin na gusto mo akong paligayahin? Ito lang naman ang hinihiling ko. Nairiligalo ko kay Mara sa darating na Kapaskuhan. Ang utang na loob naman, Susan. Munang sayangin yung laway mo dahil hinding-hindi kita mapagbibigyan. Kailan mo bibigyan kalayaan at karapatan ni Mara bilang... Hanggat humingi niya ako, hindi pa pwedeng sinasabi mo. Ngayon, kung desidido ka na dyan sa bagay na yan, edi, regalo mo na lang kay Mara ang burol ko sa Pasko. Comrade, mabuti yung pakay mo. Pero hindi naman natatama yung gamitin ka na kaibigan mo para ang katuwaan si Mara. Hindi naman nakakatuwa yung biro nila eh. Huwag mo na lang silang pasinin, Eris. Isa pa, naingili naman sila ni Mara eh. Humingi na akong dispensa sa'yo, di ba? Nagbibiro rin naman yung mga yan, Eris eh. Kayaan niyo na rin sila. Oh, ayun na pala si Christian. Hey! Ang tagal mo ah. Sama ka ba sa amin o maiwan ka nalang kay Mara? Sabihin mo lang. Sasama ako. Sige Mara. Yung sinabi ko sa'yo ah. Tatawagin kita. Parts! Sama na ako sa'yo. Sir. Talaga ang yelo. Ang bayan. Ito tayo. Tara. Sa maikling salita, Kapitan, eh. Inisip mo talaga na kasama ako sa ikalong kasing Kobayashi. Hindi kita bibigyan ng babala kung wala ang alam. Tapatan mo nga ako, Kapitan. Asa kamay niya na si Kobayashi, di ba? Nahuli niya na, no? Yun ang talagang pakay mo sa akin, di ba? Tanong ko lang naman. Siguro naman hindi masama kung may malaman ako, di ba? Sa ako na muna eh. Tagal yun ang hinahunting yung taong yun. Siguro naman eh. Sa mga pagkakataong ito, meron na kayong ginawang bitag para mahuli siya. Gaya na sinabi ko sa'yo, mahuhulog din si Kobayashi sa kamay ng batas. At hindi lang siya. Pati ang ibang kasangkot sa mga kaso niya. Swerte mo. Pag hindi kasama ang pangalan mo. Pero malas mo pag sinigaw niya ang pangalan mo. Tama nga, kinukwento nila Mara. At ako mismo. Eh, Magdado, ano naman ang magiging dahilan ni Davey para itago niya yung dahilan ni Chocorto? Eh, Mara! Hindi pa naman tiyak na diary nga yung tinago ni Baby. Hinala lang namin yun. Pero hinalang pwedeng mangyari. Maalay natin. Baka nagkaroon siya ng interes sa paghahanap ng diary. Lalo na nung makita niya rin tayo naghahanap nun. O kaya naman kanyo eh. Inaakalang nagkamali naman si Senyorita Clara sa pagtatapon doon sa diary. Kaya kinuha uli ni Baby para isulit.
Oo nga, no? Ang kaso, bakit hindi sinabi ni Debbie kay Clara na tinago niya yun sa opisina? Eh, natakot na siguro, lalo na nang mawala na ito. Nasa kwarto ni na Sir at Mami Diary? Kung tama yung ating hinala tungkol doon sa diary, maaaring yun nga pinasusunod ni Senyorita Clara. Pero, bakit naman ipinapatamon at pinapasunog ni Clara? Ano kaya yung dahilan? Ay naku, hayaan na lang natin yung diary doon. Kung talagang nasa kwarto nga ako nila Sir at Mom yun, siguro... Dapat lang sigurong itago yun doon. Ito, nasabi. Ayon ng balita, tumawag na ba si Nakamura? Wala pa. Pero kung hindi ngayong gabi, kahit pa paano bukas, sigurado ko makakakuha na ako yung impormasyon kung ano man ang nangyari sa kanya o nasan man siya. Wala ako usap ko siya na eh. Sir ba? O ano na pag-usapan niya? Hindi ko inaalam eh kung tama yung kutob ng loob ko. Hindi ko inaalam kung asa kanila si Nakamura. Tama ba inaalam? Ayaw umamin eh. Pero alam mo, nakakapagduda. Sabihin niya sa akin na yun talaga yung pakay ko sa kanya. Alamin kung anong nangyari kay Nakamura. Cardo, ikaw na rin ang nagsabi. Hindi magiging kapitan si Cervantes kung basta lang niya ipinatong yung kanyang ulo sa leeg niya. Natural, nakakahala tayong tao. Ewan ko, Gary. Pero iba pakiramdam ko. Alam mo, duda ko, nasa kamay nila si Nakamura. May binabalak si Cervantes. Hindi. Alam mo ako, Kato. Naniniwala pa rin ako sa kutob ko. Hindi nila basta-basta mahuhuli si Nakamura. Yes, sir. Dito na nga ako. Sandali lang ho. Kausap ni Kapitan Cervantes. Yes, kakausapin ko siya. Huwag kang magkalala. Hindi ka namin bababayaan. Hello, Kapitan. I'm waiting to cooperate with you. Kung ano ang gusto mo, yung ang gagawin ko. Oh, yes. Totoo ang hinala mo. Kasama ko, si Gary Davis. Narinig ang pinag-usapan ni Maring Susan at ni Paring Gary. Noong una po, masaya pa sila, Mr. Green. Pero bandang huli, pagkaalis ni Mang Gary, parang masama na naman ang loob ni Aling Susan. Anong parang lang? Talagang masama ang loob ka mo. Kala ko nga po kanina, eh, mag-aaway na naman sila. Eh, bakit? Ano bang pinagtatalo na nilang dalawa? Si Mara, Miss Lagring. At ang dinig ko pa nga po, ayaw pumayag ni Mang Gary doon sa gusto ni Aling Susan, eh. Siguro po, ayaw pumayag ng tiyong nabigyan ng regalo ang tiyang si Ate Mara. Kulipot naman po talaga ang tiyong. Ang ibig nyo ba sabihin ang pinag-uusapan nila yung tungkol sa iririgalo ni Maring Susan kay Mara? Pinagtatalunan po, Miss Lagring. Oho, Miss Lagring. At ang dinig ko pa nga ho, ayaw pumayag ni Mang Gary. At saka, para bang mamatay na muna daw si Mang Gary bago masund yung... Gusto ni Aling Susan? Ibuburol na nga lang daw siya, Miss Lagring. Kung sa bagay, kahit naman ako eh. Ayoko naman talagang ituloy ni Maring Susan yung binabalak niya. Pero kung...
napakapilit naman kasi ng babaeng yun eh. Bakit, Miss Legree? Ano mo ba talagang ireregalo ni Aling Susan kay Mara? Ay, nako. Talaga tong mga batang to, ang dami-dami-dami ninyong itinatanong eh. Ha? Huwag na kayong tanong ng tanong, ha? Pwede ba? Para huwag na kayong madaway pa sa problema. Oh, eh bakit ayaw niyang pumirma sa statement kung talaga nakikisa sa inyo? Ha? Ganun ba? O, eh, ano plano mo? O, sige, pag nangyari yan, eh, ihanda ko lahat ng ebidensya. Rod, huwag na natin siyang pakawalan, ha? O, sige. Bye. Si Dad, ito ko saan yun? Sweetheart, nagkailangan ko sa'yo, eh. Eh, ngayong may linaw na ang kaso, wala nang dahilan para hindi mo malaman. Tungkol yan sa kaso ni Kobayashi. Nasa custody siya ngayon ng may kapangyarihan at ginawa lahat ng paraan ni Rod para magsalita ito kung sinong mga kasama niya. Ano nangyari? Mami na Roba? Ganun na. Tama hinala namin. Kasabu at sigari. Sige na, magpahiya na kayo ng maaga at maaga tayo mamimili bukas. Sige po. Pahinga kayong maigi, ha? Oh, ano na naman ba ang pinangako mo sa mga bata? Aba, syempre, Mari, ang aking pangako ay bibili ko sila ng kanilang pamasko at bibili ako ng mga panregalo. Sama ka na rin, Mari, ha? May hilakad ako bukas, eh. Bakit? Saan ka pupunta? Sa mga Del Valle. Ha? Ano gagawin mo doon? Walang nagbago sa plano ko, Lagreen. Kakausapin ko pa rin si Clara. Ngayon, kung hindi siya pumayag, tutuloy ko pa rin ang pagtatapat ko kay Mara. Mari, paano yung banta sa'yo ni paring Gary? Lagi na lang ako makikinig sa mga banta ni Gary. Walang mangyayari sa buhay ni Mara. Lagi na lang siya mga ape. Mari, kasi dito ka na ba talaga sa gagawin mong yan? Masakit din para sa akin, Lagreen, dahil baka mawala si Mara sa buhay ko eh. Pero naaawa na ako sa kanya. Kailangan malaman na niya na hindi namin siya tunay na anak. Mami, bakit po ka nagmamadali yata si Daddy? Akala ko ba alisan na naman Dado? Oo, kasi tumawag ito si Captain Cervantes at may pag-uusapan siya kaya pupunta siya kagad doon sa headquarters. Tungkol pa rin ho ba doon sa kasosyo niyo na naloko sa inyo? Oo. Tingnan ko nanggigigil pag naiisip ko eh. Pero hindi bale, may plano na sila ng Daddy mo at sigurado ngayon hindi na siya makakapagkaila, nakasabot siya dito sa panluloko sa amin. Eh, sino ba, Mami? Sino ba yung sinasabi niyong kasabot sa panluloko sa inyo? Sino pa? Kung hindi itong walang yat at walang utang na loob na ama ni Mara, si Gary. Napatunayan na ho, nakasabot nila si Manggari. Oo, iya. Umami na si Kobayashi kay Captain Cervantes. Although, palalabasin daw nila na wala muna sila nalalaman at palalayain muna nila si Kobayashi para bumalik kay Gary. At doon sila makakakuha ng matibay na katiba na ebidensya laban dito kay Gary. Ay, naku, anak. Sa ginawang ito ni Gary, sisiguraduhin namin na mabulok siya sa kulungan. Nakapagtataka kahit ating sikapin na